So good day. Ang ating topic ngayon ay Construction Engineering and Management. Ating module number 5. So ano nga ba ang mga nangyayari sa isang construction firm? Ano yung involved sa mga sa ating management? Okay, ano yung mga function or role na dapat gampanan ng mga civil engineers sa isang construction? Okay. So yung ating construction engineering and management, so ang pinaka main concern nito class ay yung ating planning and management of the construction process ito. So kung ano yung proseso natin sa construction from the start hanggang matapos. So hindi lang basta-basta bawat building, ano, hindi lang building yung pwedeng i-construct, pwedeng highways, bridges, airports, any project na involve yung ating civil engineers. Okay? So, syempre, construction of such project, nire-require nito class, ha, yung ating knowledge of management principles. Okay? Kung paano ka mag-manage ng mga tao, mga business procedures natin. And then, syempre, yung isa sa mga pinaka-importante is human behavior, dahil nga magmamanage ka ng mga tao, hindi naman pare-parehas yung mga ugali, ano, or yung mga kilos. So dapat alam mo din kung paano i-handle yung different behavior. Okay? So first is the construction engineer. So civil engineer, so isa rin silang construction engineers. So saan ba tayo nag-i-engage, or saan nag-i-engage yung mga construction engineers? Una, design of temporary structures. So yung temporary structures, yung tinatawag yan sa construction sa mga temporary office, kaya yung barracks, yung mga pahingahan or kung saan nakatuloy yung mga workers. So yung office, basta temporary lang siya, hindi siya magtatagal. So ginawa lang siya doon for a certain period of time. Okay? Next is the quality assurance and the quality control. So ito class, pag nagtrabaho kayo sa isang company, so makikita nyo itong mga to, yung mga role na to. Okay? So yung quality assurance, syempre para yan sa quality ng mga materials na gagamitin, and then the quality control. So kung may sira ba, kung hindi ba pasok sa standard. So may mga quality QA/QC engineer tayo sa isang company, okay? Next is building and site layout survey. So yan naman, pwede rin tayo dyan yung sa mga civil engineers. So yung mga site layout surveys, usually sa mga first phase yan, mga nanguna sila, kasi sila yung nagle-layout kung nasaan yung location, nasaan yung building, yung lote, kino-confirm nila overall coordinates ng site. Okay? Next is the on-site material testing. So, engage din tayo dyan, mga construction engineers. Ano ba yung mga tinetest natin? Siyempre, yung ating mga materials. For example, the concrete, yung bakal, yung kahoy. So, any materials na involved sa ating construction. So, next is concrete mix design. So, tayo din as an engineer or civil engineer. So, nagdi-design din tayo ng concrete mix. Hindi basta-basta class na yung halo, no? So, yung mga napapansin nyo sa mga nagagawa lang dyan sa ano, yung pala-pala. So, may design din siya, but hindi siya masyadong detailed kagaya ng or hindi siya masyadong in-applyan ng ating engineering principle, ano? Usually yung mga ginagamit natin sa mga binibigay sa batching plant. For example, ang design mo ay 3000 megapascal na ano, konkreto. So syempre, for a certain purpose yun, saan gagamitin yung ating concrete, okay? So next is the cost estimation. So ito, sa isang construction firm, may mga cost engineer tayo tinatawag, pero yung mga cost engineer na yun, mga civil engineer din yun, okay? So, ang main ano nila, hinahandle nila is yung mga cost
estimate ng mga gagamitin nating materials. So hindi lang materials, pati yung tao, okay? And then the equipment. Sa buong site natin. Okay? Next is planning and scheduling. So ito naman class, mayroon ding role to. So sa previous experience ni sir, mayroon siyang anak, mayroon siyang planning manager or planning engineer na nakasama, no? So sila, ang role nila is to plan and schedule. So for example, medyo da-delay na kayo, so ino-notify kayo ng planning engineer nyo. Yung planning engineer laging paikot-ikot dyan sa site, so tinitingnan niya kung nasa schedule ba yung mga project or yung mga ginagawa natin. So pagka for example, medyo delay ka na, sabi niya, sir, medyo delay na, your schedule is ganitong araw lang. So kailangan magpa-overtime ka, no? So nag-i-schedule din sila. And then pagka for example, so wag naman sana kung hindi naman ma-meet yung date ng finish project, so gagawa sila ng paraan para ma-extend. So based dun sa ating contract. Next at isa sa ating pinaka-importante is the safety engineering. So sa construction class, lagi yan sinisigaw yan, safety first. So laging safety yung inuuna natin doon, di kita, no? So importante doon is yung buhay ng tao. So as a civil engineer, sana i-promote nyo din na safety first. So pag walang hard hat, pag walang complete PPE, so hindi pwedeng magtrabaho. So ipaliwanag nyo ng maayos. So dapat maayos yung pagpapaliwanag, and then kasi para rin sa kanya yung ginagawa. Okay? And then next is the materials procurement. So ito naman, so yung role natin dyan, dapat yung mga materials natin na gagamitin, for example, yung mga sand, yung mga gravel, so sa panghalo natin. So dapat yung mga bakal, kasi for example, nandyan na, tapos yung bakal mo wala pa pala. So so may mga tao ka na, pero yung mga bakal mo, yung mga hollow blocks mo, wala or kulang, di ba? So dapat yung materials mo na gagamitin sa construction ay maganda or nandyan. Okay? Next is the selection of equipment. So meron din tayong mga tinatawag sa ating construction na equipment engineer. So usually sa ating equipment engineer, ang mga nandun, mga mechanical. But for this sa construction engineer, so selection, ibig sabihin yung pagpili, ano? So yung pagpili mo ng equipment, so anong equipment ba? So for example, kailangan gagamitan ka man ng pison. So for example, kailangan mo ba ng grader? Ito, grader. Or kailangan mo ng backhoe. So for example, hindi mo naman na kailangan ng grader, bakit ka pa pipili, ano? So iisipin mo din yung cost. So hindi mo kailangan ito, huwag mo nang ilagay, no? So yun ay din isa sa mga role na or engage tayo doon sa mga ganun, ano? Hindi basta-basta tayo nagpapadala ng mga equipment sa site. So kailangan talaga natin siya, at syempre kung kailangan, meron pa bang other options na mas makakapagpababa, no? So kasi ang company class, tandaan nyo, pagka walang revenue or mahina ang kita, so usually nagsasara yan or hindi nagiging maganda. So dapat talagang maayos yung ating cost, no? So next, ito, yan yung ating cost, engineering and budget. So yan ay napaka-importante. So ang buhay ng kumpanya, syempre kailangan may kita. So pagka walang kita, so paano mag-grow or magtutuloy-tuloy? Okay, so yan ay isa sa mga importante, yung budget mo sa, for example, sa mga materials. Yun lang dapat. And then budget mo sa tao or sa mga labor. Okay? So
dapat na handle ng maayos yung budget. Huwag yung basta labas lang ang labas. Okay, nung nagwo-work si sir, isa yan sa mga pinakamahirap. Kasi, for example, may kailangan akong budget, hindi agad-agad kasi maaapurbahan yun. So, may mga proseso yun. Dapat ganun talaga yun. So, naiintindihan mo naman kasi may process. So, kasi yung budget nawala sa mga na-estimate, so, mahirap yun. So, may other type naman ng budget siguro for emergency. But, yun nga sinasabi ko sa inyo, may proseso. But, kung nasa budget naman yung hinihingi mo or nire-request mo, so, I'm sure ma-approve naman yun. So, ito, punta tayo sa ating, sa the client. So, ano nga ba yung client sa ating mga, engineer? So, yung client, so, it's a rarely single person. So, bihira siyang nag-iisang tao, no? Mostly, grupo siya or isang kumpanya din yung kliyente. Pero pagka nagpapagawa ka siguro ng mga two-story lang, so yung mga client, yung dalawa, isa, mga ganun. Or pagka small projects lang, siguro pwedeng isa. So ito rin, or a person, organization using the services. So, of a lawyer or a professional person or company. So, yung services nyo, gagamitin. For example, may construction company ka. So, yung services mo, it's to construct. For example, ang kliyente mo ay ako. So, ako, gusto ko magpatayo ng bahay. So, kukunin ko yung kumpanya mo. So, parang ganun, ako yung magiging kliyente mo. So, ikaw naman. So, ito. Pangalawa, yung consultant. So, ano nga ba yung consultant? So, yung consultant class, independent person yan. Hindi yan part ng kumpanya mo. So, iba yan. Ano ba yung pinoprovide ng consultant? So, yung consultant, nagpo-provide siya ng specialized services or expertise. So, expertise yan as in a single lang. For example, kailangan mo ng consultant sa structural. So, mag-hire ka, pero hindi yun part ng iyong organization or ng iyong company. So, other independent person siya. Okay? So, ang specialize niya lang sa structural engineering. For example, meron ka naman din kukunin sa geotech kasi gusto mong pa-investigate yung iyong foundation. So, yan. Pwede kang mag-hire ng consultant. Okay? And then, normally, a consultant is paid on an hourly basis. So, hourly basis siya kasi hindi siya part ng iyong company. So, i-hire mo siya in different terms. And then, exempted siya sa lahat ng insurance and then the liabilities of working as an employee. So, yung mga insurance mo sa as an employee, hindi siya kasali, syempre. And then, pwede mo siyang i-plug specifically suited to the consultant expertise. Yun nga yung sinasabi ko kanina. So, kung ano yung expertise niya, syempre, dun lang siya. For example, ano ba bang mga iba sa transpo? So, kailangan mo ng transportation consultant. So, specifically, dun lang yung kanyang project. And ito, so, when employing consultant, so, hindi ka obliged to pay pa yung consultant after matapos na yung services niya. So, kung tapos na yung mga gagawin niya, so, hanggang dun lang yung pagbabayad. Okay? Tapos, walang long-term commitments sa ating mga consultant. So, basta, ang matapos nila yung iyong specific services. Okay? Next is the contractor. So, yan. Yung mga contractor. So, familiar kayo dyan. So, yung contractor, yan yung kumpanya na nagpo-provide ng materials and then nag-perform ng service. So, yan, mga company na usually pinag-a-apply natin, mga contractor yon, mga contractor, mga DMCI, MDC, so, mga kilalang contractor, or mga construction company. So, ito, two management system of in construction. So, meron tayong project manager. So, sa project manager, siya yung pinakataas.
And then under the project manager, meron tayong planning, budget, contracts, marketing, and etc. So, and then the construction manager, so dun lang siya naka-specify sa ating building, ano. So, explain natin yan. So, syempre, for the construction managers, so, task lang sila with supervising the entire construction process. So, yung mga supervisors, for example, meron tayong mga supervisors na engineers. So, ang manager nila ay the construction manager, okay? So, sila yung nagsusupervise ng construction process. So, making sure the building is technically sound and on budget. Okay? So, making sure, ano? And then, other responsibilities nila. So, kung meron tayong subcon, so, meron tinatawag na subcontractors. So, managing subcontractors personnel. And, syempre, ensuring building codes and other regulations are followed. So, importante class yung ating building codes, ha? So, nasusunod dyan as a civil engineer. So, hindi mo pwedeng hindi sundin. So, later on, mapapag-aralan nyo yung mga building codes natin dito sa Pilipinas. Next, for a lot of construction managers, so ito, yung mga construction managers, so ang expertise nila sa building trades, ano, like plumbing, electrical, and carpentry, so general na yan, ang dami. So, to make it short, yung construction manager that full of experience about construction. So, for building trades, ayan, plumbing. So, di ba, halo-halo na electrical and carpentry. So, dapat fully aware ka sa mga construction techniques. Ano? And then, syempre, important yung ating mga codes. Okay? Ito naman yung day-to-day activities ng isang construction manager. So, hiring staff sa kanya din. Planning work schedules. Okay? Managing funds list. Buying materials. Ayan. And maintaining and promoting health and safety on the site. So, yan yung mga day-to-day activities ng isang construction manager. Okay, how about project managers? So, yung project managers naman class, so, task siya sa complete oversight. So, the entire project from the initial planning right up until the finished product. So, siya yung pinakamataas. So, meron siyang from the beginning, ano? Siya yung pinakamataas yung responsibilidad kasi ino-oversight niya lahat, entire project, no? From the initial and the finished product. And then, ang main responsibility ng project manager, ito lang, ano? To deliver on time and on budget, dalawang two words, ano? So, pero napakabigat na responsibility yan. Siyempre, on time and on budget. Unang-una, dapat hindi delay and then dapat kumikita yung iyong project. Kasi pagka hindi delay yan, magkocost siya ng maraming problema. And then, wag naman sana magkaroon pa kayo ng penalty. Kasi class, pag may delay sa iyong ano, projected finished project, so magkakaroon ka ng penalty sa iyong client. So, nasa contract yun or depende yan sa pag-uusapan nyo. No? So, dapat dalawa lang itong the two words na to. So, sobrang bigat niyan, on time and on budget. So, kasali din dyan yung ano, marketing, client meetings, and other administrative tasks. So, for project managers, more on sa mga handle niya yung mga professionals. While dun sa ating construction managers, mga handle niya is mga supervisor, mga foreman. So, yun. So, ito sa mga construction, ano, and construction project. And then sa ating project managers naman, more on sa management. Okay? Next. So, ito din. So, ang mga project manager, essentially, so, sila yung guide to the owner's need. So, kung ano yung pangangailangan ng owner or your client, so, sila yung guide. And make sure, class, ano, to successfully complete the project. So, dapat, yun yung, ano, malaking ang responsibilidad. So, dapat yung project manager, siya yung talagang pinakaulo, ano,
So to complete successfully the project, syempre on time and on budget. So ito, functions in construction engineering and management. So ano-ano nga ba yung mga function? First, yung ating project management planning, and then the cost management, quality management, contract administration, and safety management. So ito class sa experience ni sir. So meron tayong mga engineer dyan sa bawat discipline na yan. So sa project management, cost management, quality, contract, and then safety management. So nakita, na-experience ko naman na magkaroon yan sa isang construction company. So ano nga ba ang involved sa ating project management planning? So ito, documenting. This involves planning the entire project, syempre, and then documenting all the jobs that must be completed. So pag na-plan mo na class, so kailangan i-document mo. Kasi doon kayo makakasingil. So pag documenting, and then you submit it to the client, so doon pa lang kayo makakasingil pagka na-kompleto na. So it helps for budgeting and allows access to materials that are required. So for example, nakapagplano ka na ng document mo, so malalaman mo na kung ano yung budget for that plan. And then, dahil dun din sa plano na yun, so malalaman mo na din kung anong materials yung mga gagamitin mo. Okay? And then, syempre yung budget mo dun for the materials. Okay? So yan ay nasa project management planning. How about the cost management? So sa cost management naman, for example, ongoing na yung inyong construction, and then may mga gagamitin kayo na materials, So dapat yung mga materials efficiently managed. May mga tinatawag kasi tayong mga cutting list. For example, sa bakal class, hindi ka basta-basta putol lang ng putol. So may mga cutting list yan galing sa ating mga costs QS or quantity surveyor or cost engineer. So may mga cutting list yan. So dun lang kung anong required na putol ng bakal. So yun nga, dapat efficiently manage yung inyong mga budget throughout the process to ensure syempre for adjustment for unexpected issues or difficulties. So kung may magka-problema man, so meron kayong budget pa for that difficulties. Hindi yung pagka hindi na manage yung cost, so magkakagulo-gulo na, and in the end malulugi kayo. Okay? Next is quality management. So ito, isa din to sa importante. So mga QA/QC naman nandyan. So syempre dapat yung mga materials na gagamitin nyo, hindi mga substandard. Dapat mga high quality standard. So dapat nasa standard siya na talagang ginagamit for construction. Hindi yung, for example, yung hollow block, sobrang ibes. So hindi siya pasok sa standard. So make sure dapat yung ating mga ginagamit is nasa standard class, kasi napakalaking responsibility yan pagka for example may failure sa isang construction due to, or worst case may na-aksidente pa due to substandard yung mga ginagamit nyo. So dapat talaga ini-ensure natin na high quality standard yon. And syempre yung quality or management, so minomonitor nila yung proseso, yung cost, and especially most important is the quality. Okay? So dapat sa cost, di sabihin na mababang cost, maapektuhan na yung ating quality. Dapat balance yan. Kung yung cost equals quality, hindi dapat greater than yung pagka naman masyadong mataas yung quality tapos sobrang mahal naman na, 'di ba? So malulugi ka. Eh, sobrang mura naman, but the quality is very bad, so pangit. So, hindi naman pasok sa ating standard. So, dapat balance yung dalawa, yung cost and quality. Okay? The next is the extensive contracts or contract administration. So, nung sa experience ni sir, meron kaming contracts engineer. So, ang ina-handle niya yung overall lahat ng contracts sa ng inyong contractor, and then the consultant, and then the client. So pag may mga hindi nasusunod dun na contract,
sa contracts. So nire-raise niya 'yon. For example, wala yung given standard doon. So tapos gusto nilang ipagamit yung isang ano nawala sa kontrata. So hindi basta-basta na mag-go ka na lang. So tatanong mo muna sa contracts mo kung nandun ba talaga yung design. For example, may design doon. So gusto nilang baguhin. But sa contract mo hindi allowed na magbago. Sa contract mo na may additional payment pala no pag nagbago ng design. But gusto nila libre yung pagbago. So syempre i-erase mo yun sa iyong contract engineer, no? So dapat ma-erase yun, and then syempre pagbabasihan pa rin kung ano yung kontrata niyong dalawa, no? So the contract provisions must be being met, okay? Syempre to ensure that all parties involved are satisfied. So yung contracts na yun para maging isa yun parang law yan sa isang construction yung kontrata niyo, okay? And then this is last is for ano isa sa pinaka importante yung ating safety management. So kayo pagka kayo ay napasok na sa isang construction company, so always promote at safety. So lagi tayong safety first. So meron tayong mga safety engineers, meron din tayong mga safety officer, okay, sa isang site. So ang ginagawa nila doon yung ano, kung tama ba yung proseso, kung nakasuot ka ba ng PPE. For example, pagka umakyat ka ng more than 4 feet, I think. So, dapat naka-ano ka na, naka-harness ka na. So, pag wala kang harness, hindi ka pwedeng umakyat. So, ang pinaka-importante class, make sure na walang aksidente sa buong site or project nyo. So yung mga may near miss kasi tayong tinatawag o yung munti ka na. So dapat iniiwasan din natin yung munti ka na. Sabihin, pag gaganon, i-eliminate na agad natin yung mga possible hazard. Okay? So dapat totally wala talagang hazard sa ating project site. Okay? So ito, construction manager dyan yung naghahawak. So dapat yung inyong site, so nag-meet siya sa legal requirements and building regulations. Okay? So ito yung sa previous experience ni sir. So ito yung organizational chart namin. So una meron kaming client. So yan yung pinaka main, and then kinuha ng client yung consultant. So consultant yung aming GenCon, and then the contractor. Ito pa lang kami. So, kami ang wala kaming direct usapan dito sa client. So, dito lang kami nakakapag-usap sa consultant namin. Dati. So, ito yung kami yung contractor. So, hindi kami pwedeng directly magreklamo no sa kliyente. So, lahat ng ginagawa namin dadaan sa consultant. So, itong consultant ito designing services yung ino-offer nila. So, yung ginagawa namin, kung pasok ba yung mga design or yung mga standards, sa standard yung ating ginagawa. For example, yung kalsada. So, yung kapal, yung nipis, yung disenyo, yung taas, yung haba. So, sila yung mag-a-approve yung consultant. Okay? And then, sa company na namin nun. So, meron kaming project manager. But, before project manager, meron pa kaming tinatawag na senior project manager. So, meron pa kaming senior project. So, yung senior na tinatawag, siya yung talagang pinaka-overall. But, still, project manager pa rin siya. But, naka-senior lang siya. And then, for project manager, so, yun lang ang hawak niya dyan is yung mga planning, budget, contracts, and then marketing, etc. Yung aming senior, ang hawak niya naman is the manager. Yung project manager and then the construction manager. So, yun yung mga hawak niya. Dalawang mga manager, okay? And then, the construction manager, meron din kami. Yung hawak niya naman doon ay yung mga supervisors. Okay? So, yun yung organizational chart sa last company na sa experience ni sir. Okay? So, yun lang.
yung ating topic. So yan yung ating topic, ang construction engineering and management.